na magpapaliwanag sa amin ano po ang kahinap na namin pagdating namin sa langit. Lord, ayaw namin mapahiya, Panginoon, pag-arap namin sa iyo. Lord, diligtas mo nga kami, pero wala naman kaming idadalin sa iyo, Panginoon. Ito pong bagay nito ay napakahalaga sa iyo, Panginoon. Hindi po yung yaman namin sa lupa, iiwanan po namin yun. Hindi yung kaluluwang kinamatayan mo, Panginoon Jesus. Ito po mahalaga sa iyo, Ama. Kung bakit pinadala si Jesus upang mamatay para sa kasalanan ng tao. Lord, bigyan mo kami ng burden, Panginoon. May mga kaibigan kami, may mga kapatid, mga kamag-anak, hindi pa po sinaligtas. Saan po sila pupunta kung di namin yung sabihin ang kaligtasan sa iyo, Panginoon Jesus? Lord, hindi po namin makakatim na sila'y nandun sa kadaliman ng pagdurusa, Panginoon. Samantala, ini-enjoy namin ang kalangitan na binigay mo sa amin. Lord, habang meron kaming bibig at pagsasalita at kalakasan, turuan mo kami, O Diyos, na magsalita para sa iyo. Hindi mo kami makapagsalita, maipamuhay man lang namin ang iyong salita. Makita sa amin ang aming mabuting gawa upang aming mga tao sa paligid namin masabi. Kristiyano pa nga. Dahil nakikita namin sa buhay mo, gusto namin maging katulad mo. Lord, di po namin alam kung kailan ang buhay. Araw-araw po may kinukuha ang Panginoon ng kamatayan. Pero Lord, isa lang ang sinabi mo, that we have to go and preach the gospel to all creation. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost, and to teach them to whatever what you have commanded to us. And you will be with us always until the end of the age. Help us, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Sabi po sa 2 Corinthians 5, alam niyo, ngayon pa lang, parang napakaya na ako sa Diyos eh. Ngayon pa lang, parang nakakaya talaga humarap kay Jesus Christ. Sabi ko doon, sa tindi ng masakit na ginawa mo sa amin, ito lang po ginagawa namin. We are too lax. Hinahanapan po tayo ng discipline, endurance, disciples, expectation, and evangelization. Itong limang bagay na tinitingnan ng Lord sa ating buhay bilang Kristiyano sa lupa. Gusto niyang panggawa sa atin ang limang bagay na yon upang sa apat, sa limang bagay na ginawa natin yan, tayo po'y bibigyan ng karapatang reward or award. Ang pinakamaganda pong bagay sa buhay ay yung promotion. Amen? Ang pinakamagandang magandang bagawa, katanggap ng tao sa buhay ay yung bonus. Pero kung titignan nyo po ang award na inihanda ng Diyos sa inyo, nasabihin nyo, yung bonus na tinanggap ko, yung promotion tinanggap ko rin sa lupa, ay lahat ay baliwala. Let's read our Bible, Pastor Brad. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Okay? Nandito po. Kung may Biblia kayo, basahin nyo. Nandito po sa ating diagram. For we must all appear before the judgment seat of Christ that everyone may receive the thing done in this his body according to that he hath done, whether it is good or bad. Okay, ito pong sulat na ito ay hindi para sa mga unbelievers dahil sinulat ni Paul sa Corinthian Christians. Kinakausap niya yung mga Kristiyano. Ikaw na Kristiyano na pagdating ng araw at aharap sa Diyos, in the throne of God, you will be accounted for by God of all the things that you've done. Sa Greek word of judgment seat is bima. Bima judgment. Which means race platform. The bima was like a race platform. Oh. Nire-review lahat yung ginawa mo rito sa lupa. Where the judges of contest or race decide which rewards to give each contestant or runner. Lahat po tayo tumatakbo dito sa buhay. Okay? Marami kang dapa. Marami kang failures, marami kang tumba,
Marami kang kabiguan, pero ang ginagawa ng Kristiyano, tumatayo. Sabi sa Proverbs, the righteous man fall even 7 times, and the Lord will lift him up. Hindi ho tayo pag nagkasala, tumitigil na tayo sa Christian life natin. Sabi natin, ayoko na maging Kristiyano kasi lagi lang ako nagkakamali. Hindi po totoo yun. Sinimulan ka ng Diyos, tatapusin ka ng Diyos. Siya ang nagsimula na magandang bagay sa iyo, tatapusin niya yan hanggang sa iyo'y marating mo ang kabilang buhay. Ngayon, pagdating sa kabilang buhay, wala na tayong condemnation, ligtas na ho tayo. Ang mahalaga lang ho, ay yung gantimpalang tatanggapin mo sa Diyos. Ikaw ba'y a-awardan o wala? Dahil po yung crown na tatanggapin natin kay Lord, alam niyo ba, hindi para sa atin yun. Pag lagay ni Lord ng crown sa atin, tatanggalin natin yun. Ibabalik natin dun sa paanan niya. We will offer the crowns that we receive back to Him. Because He is worthy to be praised and honored sa ginawa niya sa'yo. Imagine mo, napunta ka sa langit, walang hirap, siya ang naghirap. Nakakahiya, Panginoon. Kaya minsan, marami mo sa atin doon, sabi natin, Lord, sana binagyan pa ako ng mahababang buhay, nasira mo yung kapitbahay ko. Bigla na lang mo namatay. Tagabi, nagpe-pray ako, yung kapitbahay namin matanda, lagi akong kinakausap, nagninihong, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon, sisirang mo na itong matandang to. Kasi po, si Winnie po, meron pong nakasama siya dati ng matanda, hindi siya marunong mag-Japanese. Gustong-gusto yung sinasabi ng Holy Spirit, share niya na, tapos hindi niya nabahagihan, tapos namatay yung matandang yun. Ay ko, Lord, ang dami pong taong haharap sa judgment seat. Pag wala kay Kristo, automatic po yung impyerno po yun. Dahil sabi ni Jesus Christ, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Since we are already born again, hindi na po tayo judge para ma-impyerno, i-judge tayo sa ating ginawa, whether it is good or bad, for our crowning and rewardings. Pasok tayo, Brad. Christ will sit at the Bima, yun, Bima judgment, reviewing the stand, yun, if after being born again, sabi sa John 3:3, we live a life of faithful service to the Lord, a life rich in good works. Christ will reward us at His judgment throne. At the judgment seat of Christ, we will be rewarded. Our works will be some, ano yung hay, some yan, hindi, ano bang, as we have a little or no reward. Alam niyo po yung hay, yung parang talahib, yung talahib po, pag nilagay mo sa apoy, anong, mananatili ba yung hay? Hindi, masusunog ka agad. Pero meron po tayong tatanggaping pagpapala, hindi daw katulad ng hay. Pasok, Brad. Meron tayong tinatawag na gold, silver, and precious stone. Okay? At dun din sa heaven, maita talaga yung gawa natin kung wood, kahoy ito, hay, or straw. Itong tatlong yan ay madaling masunog. Pero itong tatlong to, matagal masunog. Dahil nga, precious. If a man built on this foundation using gold, silver, costly stone, or precious stone, wood, hay, or straw, his work will be ano yan? Shown for what it is. Kung ang ginawa mo ay hindi tama at hindi mabuti sa harapan ng Lord, considerably nandito ka sa area na to. Kasi madali nga masunog. At kung iyon daw mga ginawa mo ay for because the day of will bring it to light, it will be revealed. Imagine ninyo, no? Pati yung mga sikretong ginawa natin, it will be revealed. Etong maganda, no? Pagdating sa judgment seat, hindi ka naman ipapahiya ng Lord sa lahat, eh. Kayong dalawa na mag-usap doon. Kasi nga, there is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Oh anak, ito yung mga ginawa mo, ha? O ito, sinisira. Sinismis mo itong si sister mo, yan. Sirang buhay.
Lord, nakakaya naman niyo. Huwag na, Lord. Wala kang reward dito sa story, Lord. Ha? Ito, so, iyak na naman doon. Ito na naman. Ginawa mo. Ito na naman. Sasa you will be rebuilt with fire. Kasi doon tinetest yung iyong ginawa. Okay? And the fire will test the quality of each man's work. Kasi may quality nga, kung good quality or bad quality. If what he has built survives or abides, he will receive his reward. Kung ang iyong ginawa ay dumaan dun sa testing ng Lord, dun sa kanyang perimeter of a standard, sabi niya, approve tong isang tong ginawa mo, may reward ka ron. Ito, ginawa mo to, nag-pumunta ka sa harapan dahil gusto mo nang sumikat, walang reward yan. Kasi may mga ganun eh, no? Gusto lang nasa harapan, para cute. Hindi ko ganun ang Christian life. Gusto mag-worship leader, hindi lang para lang mapansin. O kaya, ginagamit yung gospel para kumita ng pera. Bibigyan ka ng ganyang sobre para po sa gawain sa Panginoon. Sabi ng Lord, ba't binibusiness mo yung gospel? Libre tinanggap mo yan, libre mong ipamigay. Di ba sabi ni Jesus Christ, freely receive, freely. Kasi marami gumagamit ng salita ng Diyos para i-business si Jesus Christ. Pumunta kayo sa Philippine Embassy, sa immigration, mga Fourth Watch, mga One is Pentecostal. Sabi nila, born again din daw sila. Sabi ko, hindi ka born again yan, sister. Hindi ka looban ng Diyos kung ginagawa mo, binibusiness mo ang Panginoon. Anyway, hindi kita i-judge us. Nagagalit siya sa akin. The Lord will judge us our work on that day of judgment. Anyway, balik po tayo. If it is burnt up, he will suffer loss. He himself will be saved. Mawawalan ka ng award, pero ligtas ka, ha? Nasa heaven ka nga nun eh. But only as if as one escaping through flames. If anyone's works abide, Paul said, he shall reap or receive a reward. Okay, tingnan natin ngayon. Check ko yung sarili ko rin. Ako rin, sarin ako dito eh. Ano ng Lord? Ikaw na nang tuturo, kung hindi mo kinamumuhay yung tinuturo, mas matindi ang judgment mo sa akin. James chapter 3, verse 1. Sabi ko, Lord, patay. Pakita mo sa tao mo, pakita mo sa anak mo, sa pamilya mo, sa community mo, ikaw nga yung representative ko. Napahiya talaga ako, Lord. Sabi ko, Lord, nakakahiya talaga ako. Kasi gusto kong sapakin, brother, yung babae dun sa ano eh. Dun sa San Pam. Kasi ang kukulito na talaga ako. Lumabas na naman yung aking pagiging demonyito. Sabi ko, Lord, Panginoon, pwede ako to. Si Satanas to. In Jesus' name. Alam niyo, ang pinakatakutan ko hindi si Satanas. Ang pinakatakutan ko sa mundo, yung sarili ko. Kaya yan ang katakutan niyo, yung sarili niyo. Yan, magpapahamak sa atin. Si Satanas, ang gantok siya lang naman yun eh. Pero pag dinisyon mo yung kasalanan, patay ka. Ikaw may kasalanan. Hello, rin po ba kayo? The greatest enemy is not Satan. The greatest enemy is ourselves. Kasi itong kakulitan na to, itong makulit eh. Di ba? Alam niyo yung sarili niyo, kilala niyo yung sarili niyo, di ba? Ikaw yan eh. Kaya nasabi ni Paul, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. Hindi ko maintindihan sa sarili ko. Sino magliligtas sa akin? Salamat kay Kristo Jesus na nabigay sa akin ang tagumpay. Nabasa niyo sa book of Romans chapter 7. What a wretched man I am. What I wish to do, I could not do. But I think I do not want to do, I do. I could not understand myself. What a wretched man I am. But thanks be to God who gives us the victory through Jesus Christ our Lord. Kaya salamat sa Holy Spirit. Kinakausap tayo pag gagawa tayo ng mali. Anak, kaya ka na naman. Lord, oo nga, no? Naiinis po talaga ako dyan sa sister na yan. Gusto ko sa bunutan ng kingdom. Lord, sabi mo, mahalin ko. Lord, sumamahalin ko na lang. In Jesus' name. Pero alam niyo, pag pinag-pray nyo, kayo mababago. Yung lagi yung maaway sa inyo, pag-pray nyo, mawawala yung galit mo, mawawala yung pagpo mo, mawawala yung sabanan mo. So, mamamahal mo talaga. Ganyan lang ginagawa ko, sabi ng Lord, mag-ipag-pray mo. You cannot change people, but God will change you once you pray for that enemy. Kasi po, itinitest yung karakter. Ang mahalaga pala sa Diyos, ang karakter. Hindi ang yaman, ang resources, ang galing. Gift or ability to preach, riches, and all kinds of beauty apparel you have in your body, in your spirit. Lahat siya'y bahay wala sa Diyos pag hindi naayos yung karakter.
Kasi sa character tayo i-judge. Whether it is a hay, straw, wood, precious stone, piece of bread. Yung salvation ay sa atin na, pero yung reward, iba yun. Yung reward, wala yan yung mga unbelievers kasi nga, paano sila i-reward? Nasa impyerno sila, no? Tayo po dyan. Salvation is free, sabi sa Ephesians 2:8 and 9, gift of God, not of works. Sabi sa 1 Corinthians 1:53, Christ died for our sins according to the scripture. Okay? When we believe that the blood of Jesus shed on the cross was the full payment for my sin, we have eternal life. John 3:16 or John 3:36. Alam natin yan. Yung reward po, according to the works of your believer. Matthew 16:27. Ang sabi doon, for the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angel, and then He will reward each person according to what He has done. Okay, hindi niya pwedeng i-reward yung mga hindi ligtas. Kasi paano i-reward? Hindi na nga ligtas. Paano mo i-commend? Hindi naman sa'yo. Paano mo ibibigyan ng blessing? Hindi naman parte ng pamilya. So, we all are already saved. Pag tinanong niyo, Pastor, paano nagkasala? Natural na nagkakamali ka kasi nasa mundo ka pa rin. Pero hindi ka nananatili sa kasalanan dahil nais mong i-please yung Panginoon. Kaya nga Panginoon. Amen? Pasok, Brad. Okay. Yung scripture na binasa ko sa inyo, importanteng maintindihan niyo, ha? Apat a limang bagay na gusto kong ipakita sa inyo rito. Rewarded for labor, God's fellow worker. Kasi po, nung tinawag ka ng Diyos, hindi ka tinawag para umupo every Sunday sa church. Anong trabaho mo? Para maging mouthpiece ni Lord sa mundo. You minister to the Lord and you minister to the world. Naglilingkod ka sa Diyos, naglilingkod ka sa mundo. Kaya nga cross eh. Right relationship with God and relationship towards humankind. Naalala niyo yung Good Samaritan? Meron isang lalaki pumunta ng Jericho, binugbog ng mga bandito at mga masasamang tao. Bugbog sarado, half-dead siya. Dumaan yung pare. Sabi ng priest, patay dito. Lumayo. Naalala niyo sa tinuro ni Jesus Christ? Dumaan naman yung pare sa'yo, yung religious leader din, yung lawyer. Nakita, bugbog sarado, inisnab lang. Dumating yung Good Samaritan, bumaba sa kanyang donkey, kinuha yung half-dead na tao, isinakay, dinala rin kung saang hotel, sabi sa kanya, nang sabi niya rin sa hotel innkeeper, alagaan mo siya, pagalingin mo ang kanyang sugat, at kung siya magaling na, at kung anong amount, magkano man ang kanyang na-incur dahil sa kanyang sakit, babayaran ko. Sabi ni Jesus Christ, sino doon sa tatlo ang naging kapitbahay or neighbor nung binugbog, sabi ng mga pare, yung nagbigay ng malasakit sa kanya. Do and go and do the same. Yun po yung tinitigan ng Lord sa atin, yung malasakit. Care. The opposite of love is not hate, but indifference. Walang pake. Pag ang tao'y naging walang pake na sa'yo, matakot ka na. Himbang, hindi ka man ang pinapansin kung gumagawa ka ng mali. Hindi ka man ang pinupuri kung gumagawa ka ng tama. Para kang bato o silya lang doon. Wala ang pake sa'yo. Yun ang opposite ng love. Kaya po yung ang Diyos, tinignan niya yung mga fellow worker niya. Sino kaya ang makamanggagawa ko sa lupa na may malasakit sa tao? God, fellow workers. We are God's fellow workers sa verse 9, sabi diyan. Ngayon, kung kamanggagawa ka ng Diyos, anong ginagawa natin ngayon? Tanungin natin sarili natin, Lord, ano pang ginagawa ko ngayon para sa kaharian? Alam niyo po, napakahalaga po, wala pong institusyong itinatag ni Jesus sa mundo na pinakamatibay at pinakamatatag, kundi ang church. Tayo ang pinakamatibay na institusyon. Walang kayang gumibari ito. Sabi nga niya, even the gates of hell shall not prevail against my church. Pero tayo rin ang walang nagagawa. Wala tayong influensya na nagagawa sa mundo. Sabi nga sa Amerika, ang daming mga Kristiyano pero only they give only 5% of their time in impacting their community. Bakit?
Eh, kasi nga, basing ang gumawa ng kanilang mga kanya-kanyang buhay. Now, anyway, if you are a Christian doctor, basic ang nagpapagaling. Meron akong kaibigan pastor at same time, physical physician siya, doktor. Ang gagawin niya, para makapag-reach out, dun sa community, magkakaroon siya ng medical and dental clinic. Free. Di marami magdadagsaan tao. Bago siya magpagaling, sabi niya sa mga tao, alam niyo yung kagaling yung physical, baliwala eh. Kahit ibigay ko yung gamot sa inyo. Ang mahalaga yung mapagaling ang spirit niyong lahat. So magpapatanggap siya muna. He will preach the gospel and then we'll start na yung kanilang mga staff doon, mga nurses and doctors, gagamutin na sila. Sabi ko, Pastor Don, okay yung strategy mo ah. Sabi niya, kasi tinawag ako nila bilang doktor. Pero full-time pastor na siya. What I'm trying to say is this. Kanya-kanya tayong calling. Kanya-kanyang strategy at kanya-kanyang impluensya. Gawin mo yung impluensya mo para madala mo ang tao sa Diyos. Yung isa nga, magaling lang magluto. Ang ginagawa nito, luto lang ang luto, so ibibigay naman ulam-ulam. Pagtaas niyang magbigay, sabi niya, ba't ang bait-bait mo naman? Sabi niya, kasi Christian ako. I wanted you to hear the gospel. Pwede ba kayo pumunta sa kanya? Magluluto kuli ako. The same luto na binigay ko sa inyo. Nagdagsaan yung mga kapitbahay, hindi, nag-share siya ng gospel niya. Di man siya marunong, di siya pastor, ha? Yung ano lang natutunan niya sa church leader niya, tapos nag-iiyakan na yung mga kapitbahay, at meron na sila ngayon small Bible fellowship sa bahay. What I'm trying to say is this, Lord, ang dami namin galing. Ang dami namin influensya, pero paano impact ang gagawin namin? Sabi ko, Lord, kasi nagre-result out tao kay Lord, kasi nasa Japan kami, Lord, di kami marunong maghapon, eh. Sabi ko, kaya hindi kami makapag-reach out ng maraming kaluluwa sa Japan. Eh, mga Pilipino rito, kukunti lang, Lord. Sabi ng Lord, eh, di mag-aaral kayo ng Hapon. Ngayon ko, wakar na yung Lord, oh. Dahil yung wakar, sabi ng Panginoon sa akin. So, koshin demo, mina wakaro. Sabi ko, Lord, oo nga, no. So, koshin demo, mina wakaro. Maliit mang bagay, pagka naintindihan ng Hapon ang pag-ibig ni Jesus, mararamdaman nila. Sabi ko, Lord, I will try. Okay, kaya may mga kanya-kanya kayong asawang Hapon. Minasawa, yes, Kristo, I need. Ne? Mahal na tayo ng Panginoon. We are co-fellow workers of God. Pangatlo, tayo po ay nag-build on Christ. Hindi po tayo nagtatayo rito ng sikat ang GFC. Hindi yan ang sikat. Sikat si Pastor Ron, hindi yan sikat. Sikat ang mga leaders, no? We are building up Jesus Christ. Sabi ni Lord, if I will be lifted up, I will draw all men unto me. Ano pong ibig sabihin yan? Pag si Kristo'y naitaas, hindi ikaw, hindi yung galing mo sa Bible, hindi yung church mo. Sabi ni Lord, ako na magdadala dyan sa tao. Simple lang po eh. Madali po nating i-share si Kristo sa maraming tao. Sabi mo, Otasyo ka, Christian da ka. Yes, Kristo, Sinjimas. Ahon to. Pakita mo ngayon sa buhay mo kasi titignan ka ng mga tao. Kristiyano nga ba talaga yun? You are building up yourself. The believers is to build on the Lord Jesus Christ, the only foundation. Itinatayo mo yung buhay mo kay Kristo. Yung yabang mo kay Kristo. Yung galing mo kay Kristo. Yung talino mo kay Kristo. Walang wala ka. Sabi nga ni John the Baptist, as he increased, I shall decrease. Habang naitataas si Lord, ako na may naibababa. Alam niyo, kaya po tayo, mahirap na hirap tayong kumuha ng tao kay Kristo. Alam niyo kung bakit? Hindi naman si Kristo nakikita sa atin, tayo pa rin. Di ba? Hello, no? Tayo pa rin ang magaling, tayo pa rin ang sikat, tayo pa rin ang maganda, tayo pa rin ang nakikita, tayo pa rin ang nagsasalita. Bagamat Kristiyano na rin yan, ha? Natutuwa ako, meron ako isang kasama sa Campus Crusade, nag-share kami ng gospel. He's from Papua New Guinea. One of our requirements to pass our mission diploma is to share the gospel among the community. Ang init ang ulo ko si Peter, pag nag-share siya ng gospel, siyempre Pilipino sinishare niya, yung English niya hindi maganda, hindi siya maintindihan. Naiinis siya. Gusto niyang picturahan yung mga sinishare niya. Gusto niyang kalad ka rin. Sabi sa kanya, Brad, simple lang yan. Let Jesus be lifted up, hindi ikaw. Hindi ka tatanggapin ng tao. Si Kristo ang tatanggapin, hindi ikaw. Kaya kayo rin, minsan gusto nyo talaga dali ang tao kay Kristo, di ba? Pastor, sharean mo nga yan, salbahe yan. Bakit? Tigas ng ulo niya, board again mo nga yan.
Kala mo ako may power, I'm born again ng tao. Hindi ko kaya i-born again yan. Ikaw ang maging reflection sa kanya para sasama kay Kristo na ikaw mismo Kristiyano, hindi makitaan niya. Yung bang, nauuna ka agad yung atin, yung sarili mo naman, yung galit mo, yung yourself. Hindi si Kristo. If you build Christ in you, in your body, in your spirit, in your walk, in your talk, in your actions and actuations, kita kagad eh, Kristiyano to. Gusto kong samahan to. I would like to be with him. I would like to be friend with that kind of person. Kasi ang bait. Kahit na kinichismis ko, pero ang bait pa rin. Ibigay pa rin ako ng ulam. Ipangklase talagang Kristiyano. You are building yourself in Christ. And then, doon po sa ating pagtayo ng buhay na yan, tayo po ay may pinipiling desisyon. Okay? We have the choice of materials. The believers has a choice of two main types of building materials. Gold, silver, and precious stone. Kaya lang, hirap magpakalinis talaga eh, no? Totoo lang, no? Amen? Yung wood, hay, and straw, parang madaling gawin. Madaling hanapin. Less value, pero ito, mahirap hanapin. Mahal. Diba? Anong mas madali? Umakyat o magpakadulas doon sa subiriday? Doon sa padulas. Ang hirap umakyat. Pero madali magpadulas, no? Kaya nga po, mahirap hanapin ang ginto, eh. Pero dayami, marami kang makikita yan. Maraming damo. Mahirap hanapin ang precious stone. Kaya nang sabi ng Lord, kung pinipili mo yung mahirap na landas, ito rin ang reward mo sa akin. Kasi malawak ang daan patungo sa kamatayan at maraming naglalakad doon. Ngunit narrow is the way that leads to life, but few has find it. Sabi ni Jesus Christ, di ba? Maluwag ang daan patungo sa kamatayan at maraming nakakasumpong noon. Ngunit makitid ang daan patungo sa buhay at iilan lang ang nakatanggap. Imagine nyo, iilan lang tayo dito. Wala ba tayo treasure dito? Meron ba? Ang average membership natin from 60 to 30. Naglalaro lang doon. Ang dami pa nating hahatakin. The choice is yours. Mahirap po mag-share, pastor eh. Nakaka-init ng ulo. Nakakasakit ng damdamin. Minsan ini-islam ka. Pero sabi ng Panginoon, choose the right way. Okay? Choose the right way. You will be rewarded with that. You will receive a reward or you will receive no reward. It depends upon the foundation you build yourself on. Wood or gold, it's up to us. The matter of choosing is in our part. Lord, ano nga ba? So, china-challenge ko kayo mga kapatid dahil in this part of reaching out to the lost, medyo mahina yung ating pundasyon dyan, no? Medyo, sa giving, nag-breakthrough na tayo, eh. Kasi, lahat tayo, generous. Pero, that's not enough. You can still use your worldly wealth to reach friends, sabi ni Jesus Christ, but we need to really do our part in reaching the lost for Christ in order for us to receive our reward. Pasok na ngayon tayo, Brian. Pagdating po sa heaven, may isang pastor ay siya'y naghihingalo. Binisita siya ng kanyang kaibigang pastor sa ospital at sinabi, Brad, sa tingin ko mukhang naligalig ka sa iyong homecoming. Hindi ba dapat maging masaya tayo dahil makakatagpo na natin si Jesus? Sabi nitong pastor na may sakit, terminal cancer na siya, naghihingalo na, sabi niya, hindi ako natatakot mamatay. Nahihiya akong mamatay. Bakit? Kasi po, the Lord Jesus Christ has given every Christian job to do. If we ignore His commands, we will be sad and frightened when we stand before Him at the judgment. Kasi po siya, nagpastor siya, eh, para bang hindi niya ginawa yung kanyang duty as a pastor. Tuturo lang siya linggo-linggo, di naman pagdating ng Monday to Saturday, nag-go-gold lang siya.
Di siya nag-disciple, di siya nag-reach out, di siya nag-counseling, hindi siya bumibisita sa mga may sakit, hindi siya nagbibigay ng kanya. Eh, sinumpa. Pero sabi niya, I am not afraid to die, but I'm ashamed to die. The word abide means to be like tree whose root is deep, so it can bear fruit. Alam niyo po, ang isang Kristiyano, pag hindi deeply rooted sa Word of God, matagal mamunga. Uulitin ko, matagal kang mamunga sa iyong Christian life. Kasi sabi ni Jesus Christ, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa iyo upang kayo humayo at kayo'y mamunga at ang bunga niyo'y manatili. Upang sa ganun, anumang hingin niyo sa Ama sa pangalan ko, ibibigay ko sa inyo. Ang ganda promise bandang sa huli, gusto ko lang doon sa huli. Upang sa ganun, anumang hingin ko sa pangalan mo, bibigay mo sa akin. Pero doon sa taas, ayaw ko na yun. Humayo kayo, mamungat, manatili ang buhay niyo. Mahirap yan, Pastor Lord. Hahayo ako, share ako ng Bible, i-disciple, ipapamasaya ko, imbitahin ko sa church. Papakain ko pa sa bakdo, papamasaya ko pa para mag-born again. Tapos, babakslide lang. Kailangan po natin mag-persevere so that we could not be ashamed when Christ came or come. Some believers will shrink back from Christ in shame at His coming because of their fruitless lives. Grabe, no? They were fruitless because they were not deeply rooted in Christ. Basahin nyo yung Matthew chapter 13. Meron binanggit si Jesus Christ, the parable of the sower. Ang sabi doon, may mga binhi na nalaglag sa damuhan, nalaglag sa batuhan, nalaglag sa matigas na lupa. Sila'y parang diliang na umusbong, ngunit sa tindi ng pagsubok at mga problema at mga temptasyon, sila'y nangawalan ng ugat at nangatuyo. Ngunit meron daw na itihasig sa mga tabang lupa, namunga at namunga ng marami. Yung po ang hinahanap sa atin ng Lord, bunga, hindi bunga nga. Ulit-ulit na lang Kristiyano rito. Kasi may mga Kristiyano talaga, hindi matikap ang bunga nga. Kahit yung nagtatrabaho na lang, bibig pa rin, dandal pa rin ang dandal. Sana naman kasi si Kristo yung dinadalta, napakagandang dandalan niya, no? Kasi hindi tayo, mahirap kasi hindi nagsasalita, sister, di ba? Meron nga din, sabi ng isa, alam mo, sister, pastor, gusto ko sana kulahari, kaya alam mo, hindi may tikom ang bibig na may split seconds. We are being asked by God to speak the word of Christ so Christ will be lifted up upang tayo po ay hindi mapahiya pagdating ng judgment day. Sabi ng Panginoon, anak, ang galing mo talaga magsalita. Sana ginamit mo nung pagsalita ka para sa akin. Sana ikinismis mo man lang ako doon sa kapitbahay mo. Sana isinir mo ako doon sa kasama mo roon sa trabaho. Alam mo, hinihintay kita eh. Ibida mo ako, di ba? Pinagaling kita sa sakit mo, pinulungan kita, niligtas kita. Di ba? Ang dami ko ginawa magandang bagay sa'yo. Sana binibida mo ako lagi. Alam, di ba gustong-gusto ng Lord, binibida natin siya lagi? Naalala niyo isang babae dinudugo na pinagaling ni Jesus? Hindi tumigil si Jesus Christ nang sabi niya, sino yung humipo sa balabal ko at ako'y may kapangyarihan lumabas sa akin? Sabi ng babae, nanginginig, ako po yung Panginoon Jesus. Hindi tumigil si Lord habang hindi niya sinabi sa lahat na si Kristo nga ang nagpagaling sa kanya. Hindi titigil si Lord sa'yo, kukulitin ka ng Lord habang hindi mo siya ibida sa tao upang siya ay maitanghal at maitahas. The only name of Jesus Christ alone. Alam niyo, gustong-gusto ng Lord yung, sabi niyo, ang galing ni Lord talaga. Binilan ako ng bagong coat. Ang galing ni Lord talaga, pinaprosper ang business ko. Ang galing ni Lord talaga, pinagaling niya yung sakit ko. Ang galing ni Lord, pinalabas niya yung asawa ko. Ang galing ni Jesus, kaya tanggapin mo si Jesus. Alam niyo, gustong-gusto ni Lord yun. Kaya nga sabi ni David eh, you will forgive my sins, Psalm 51, so that I could teach the transgressor of your ways. Ang galing ng Lord, pinatawad niya yung kasalanan ko, kaya tinuturuan ko kayo ngayon ng mga makasalanan para malaman ang daan ni Jesus. I am the way, the truth, and the life. Kailan natin ibinita si Lord? Kailan natin ishinare si Lord? Yung pinagmalaki na, natutuwa ko, naghahata kayo ng kaluluwa, no? Kaya si Sister Tina, binibida niya si Lord. Nandito si Lili, Mariano, si Lina, si Lili. Kaya manatili yung bunga. Ibinibida niyo ang Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin.
Kaya pag ibinida mo si Lord, sabi mo, Lord, hindi ako mahihiya sa'yo ngayon. Ayun, pinagmalaki kita doon, oh. Kapal ng anak mukha ko, eh. Hindi na ako nahiya. Hanggang binatirgabato ka ako, Lord, eh. Sabi ng Lord, alam mo yun, anak, pero saludo ako sa'yo. Ang sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 20, babasahin ko sa inyo, Matthew chapter 10, I will read to you, ah. Kasi sabi ng anak ko, nakakaya naman mag-share yung style ng ganyan, dad. Pakinggan nyo to. Para sa ating lahat to. Who? Matthew chapter 10, verse 32. Si Jesus Christ nagsasalita. Whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. But whoever disown me before men, I will disown him before my Father in heaven. Ang sakit. Kinabahan ako nung sinabi ng Lord sa akin, Panginoon ko, ang sino mang magpapahayag sa akin sa harap ng tao, ipapahayag ko rin siya sa harap ng aking Ama sa langit at ng mga anghel. Ngunit ang sino mang magtatwa sa akin at magdeny sa akin sa harap ng tao, idideny ko rin siya sa harap ng aming Ama sa langit. Alam mo, minsan nakakahiya eh, di ba? Sabihin, sister, ikaw yung board again dito, mag-lead ka ng prayer. Ay, hindi na. Atin na ako sa mga pastoronin. Kinatago niya pa yung Bible niya, nahihiya. Bakit niyo kinakahiya si Jesus? Hindi, nung namatay si Kristo, hubutubad siya, napahiya siya para sa'yo. Para yung kasalala mo. Alam niyo ba yung he was stripped? Talagang ipinahiya siya ni Satanas. Para yung kakahiyan natin, hindi na tayo mapahiya sa harapan ng Diyos Ama. He was ashamed because of our transgression. By the chastisement, he took all the pain and punishment for our iniquities. Kaya yung sama ng loob, sakit, rejection, tinanggap ng Lord dahil tayo dapat nakapagod at mapahiya eh. Pero lahat ng kakahiyan natin, kinuha niya para tayo pagdating sa heaven, welcome home, my child. Eh pagdating doon, wala ka namang ginawa, may kaya nga nakakahiya. Kasi i-award ka nga eh, according to your words. Pasok, Brad. Ito yung pastor, ikinuwento ko na sa inyo yan. Sige. Number one, the crown of life. Itong crown of life na ito, mababasa niyan sa James chapter 1 verse 12. Ito po yung mga ibibigay ni Lord sa mga taong ito ang kanilang buhay. Pakinggan nyo. Blessed is the man who persevere under trial. Because when he has stood the test, he will receive a crown of life. God has promised to those who love Him. Ano yung trials? Ang daming trials, pastor. Di ba? Sister lang, talaga naman. Halos bumigay na ako sa pagsubok ng buhay, pastor. Gusto ko nang i-give up ang Christian faith ko. Gusto ko nang magpakamatay. Gusto ko nang maloka. Gusto ko nang mabaliw. Gusto ko nang sambunutan ang hirap ng aking pagsubok. Pero anong sabi daw? Sino daw ang magkaano daw? Sino tatanggap nitong reward na to? Those who are persevere. Sino dito, Les? Who among you here lately who have been tried by great trials? Yung mga matitinding pagsubok. Alam ko, marami rito dumadaan sa matitinding pagsubok eh. Di ba? Yung mga makukulit na kasama mo sa kaisya, makukulit na asawa, makukulit na anak, makukulit na opyaksang, nasusubok yung ating pagiging Kristiyano. Pero ang sabi ng Biblia, if you persevere under trial, you will receive a crown of life. Now, usipin natin mabuti. Ang dami namang trial, pastor. Eh. Ano, wala pang specific trial na pwede namin maintindihan. Ganito lang po yan. Do we glory in tribulation? Ano po yung tribulation? We can do so only if the love of God has poured out in our hearts by the Holy Spirit. Ganito. May umiintriga sa'yo. Okay? Inis na inis ka na. Gusto mo nang lusubin. Diba? Tribulation yan eh. Ngayon, dahil sabi ng Bible, Romans chapter 5 verse 5, the love of God that shed abroad in your hearts. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos na nag-uumabaw sa puso mo, yung galit ng dating ng galit sa'yo, dahil mas malakas ang power ng Diyos, the power of God inside of you, na u-overrule yung sama ng loob mo.
Kaya na-overcome mo yung mga trials na yan. Yung mga, nababypass mo yung mga insulto, yung mga intriga, yung mga paninira sa'yo, yung mga attacks sa'yo. Sinasabi mo na lang, Lord, mahalin niyo po sila. Dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig, kaya ikaw na po ang maghari sa puso. Kasi kung sarili ko lang, talagang babaril ko ng armalite yan eh. Mahirap. Hindi nyo kayang ipamuhay ang Kristyanismo kung wala ang Espiritu ng Diyos sa puso ninyo. Kaya imposible po yung nagsasabi na, kasi Kristiyano ako. Pero, pinagpapatay naman yung kaaway. Katulad din Narvaez, nung siya'y namumumpisang laro sa pare. Sabi ng pare, Narvaez, confess your sin before you face your Creator. Forgive all your enemies. Sabi ni Narvaez, Lord, Father, I don't have any more, no more enemies. Why? I killed them all. Hindi ganon ang Kristyanismo. Immediately, nagpapatawad. Minsan talaga mahirap, pero gagawin natin because the love of God. Amen? The love of God is the first foundation of your power to overcome trials. Kaya marami pong tao, nasusurvive nila yung mga matinding pagsubok. Pero yung iba bumibigay. Narinig ka, nagpakamatay, pinatay yung sarili, pinatay yung mga anak. Diba? Yung mga Pilipina rito, nabalita yun sa Saitama. Bago niya sinaksak yung sarili niya, pinagsasaksak niya yung 3 years old na anak niya, para 4 years old, yung baby sa yung 11 years old na anak niya. Tapos saka nagpakamatay. Under trial eh. Why? Because God is not there. If God is there, sabi ng Bible, wherever the Holy Spirit is there, there is freedom. There is release. There is liberation. You are not suppressed by your stress. You will be overcoming all kinds of trials under pressure. Christ is your victory. Kaya meron kang crown of life. Pagdating sa heaven, anak, itong crown of life mo. Ang laki ng pagsubok mo, sige, sa'yo yan. Pinagsasampal ka na, hindi man lang gumante. Pastor, matingin mo, alam niyo, Kristyanismo parang lugi, no? Para bang Christianity, para bang lagi tayong lugi yata dito, pastor, api-api na tayo. Hindi mo tayo lugi. Kasi ang Diyos po, alam lahat ang nangyayari. Sabi kaya sabi sa Romans chapter 12, do not revenge, do not take avenge. For the Lord says, I will take revenge. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. By doing that, you put a coal on her head. Naalaman niyo bang ibig sabihin nun? Ang gaganti dyan, hindi ikaw, kundi ang Diyos dun sa umaapi sa inyo. So if you are under trial, these crowns will be yours. Ang kasunod niyan, Brad, ano? Faithful unto death. Kasi po, nung early Christian time, during the first century Christianity, when Nero took the power in Roman's imperialship, all Christian religion are prohibited, banned. Lahat ng Christian doon pinapakain sa leon. Sinusunog doon, no? Pinapinicrucified doon, sinusunog, kinakain sila ng lion. Yun po yung nangyari. Eh sila, sabi ni Lord, manatili kayong tapat hanggang kamatayan because when you endure, you will be rewarded by the crown, with the crown of life. You to receive the crown of life, the believer must love the Lord more than his own life. You love the Lord more than your own life. What is the greatest commandment? The Bible said, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And love your neighbor as yourself. Nahuli na yung sarili. Una si Lord, kapitbahay, and then ikaw na ngayon. Jesus, others, yourself. Ang problema, yourself, others, and then huli na si Jesus. Wala kang crown of life. Hindi ko nga maintindihan eh. Maraming Kristiyano, ganun eh. Mahal yung sarili, hindi yung Diyos. Love the Lord more than His own life. For whosoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me and for the gospel will save it. What good it is for a man to gain the whole world, yet forfeit his soul. Anong mapapala daw ng isang tao, makamit niya ang lahat ng kayamanan at karamihan sa mundo, ngunit mapapahamak naman yung kaluluwa niya sa impyerno. If you love yourself more than Jesus Christ, you are not qualified for this crown. Diba? Minsan ganito yan. Pag inintriga ka, dahil Kristiyano ka, gusto mo kagad gumante.
Sabi mo, Lord, nakapako na nga pala ako. I've been crucified with Christ. The life I live now, I live by faith in the Son of Man who died for me and gave his life for me. Ang ginagawa ng Kristiyano, tinatanggal yung krus dun sa pagkapako. Bumababa sa krus at siya ang yan nananunto ka na ng bunod. Tapos babalik ko din naman siya, Lord, I've been crucified with Christ. Tapos sabi yung maaway naman sa kanya, bumunta na rin yung krus naman. Sino yung maaway sa akin? Kaya hindi po makita si Kristo doon sa pagkatao niya. Hindi pa rin siya ang una, kundi siya. Ay, hindi pa rin si Kristo una, kundi siya pa rin. Okay? And then next, brother, tuloy lang natin. Ito rin po ay is also known as martyr's crown. Okay? For fear none of those things which you will suffer. Behold, the devil may cast some of you into the prison that you may be tried, and you shall have tribulation. Be thou faithful unto death, and I will give you crown. So, ito po yung mga taong mga namatay sa Panginoon, mga misyonaryong napatay, mga naging martyr. Those who have high honor of giving their life as a martyr receive this crown. A martyr is the one who is slain for the word of God and for the testimony which they held. Revelation chapter 6, verse 9. Si Stephen, kung maaalala niyo sa Book of Acts chapter 7, siya po ay pinagbabato. Si Saul, yung kilala natin Paul, nag-agree na batuhin niya dahil Kristiyano yan. Tapos tumingin lang si Peter sa heaven, si Stephen sabi niya, Lord, let not these people be accountable for my blood. Okay, forgive them. Binatawad pa rin. Receive my spirit. So, siya po yung kauna-una ang tumanggap din ng crown of life. Praise the Lord. Si Stephen, kasi siya yung first Christian martyr eh. Igating natin doon, okay, yung crown natin, susunod na lang natin. And then, tatapusin natin ngayon dahil bago tayo matapos ngayon. Ito naman yung pangalawa, yung imperishable crown. Ito yung crown natin yung tinatawag natin incorruptible. Hindi nasisira. Do you not know that in a race, dun daw sa takbuhan, all runners run? Nakita naman kayo ng takbuhan, yung runners ay tumakbo. But only one get the prize. Siyempre, isa lang yung nananalo, no? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the game goes into strict training. Kaya po tayo dito sa mundo ay tinitrain ni Jesus Christ sa Christian life. Ano ang training? Iba-ibang pagtuturo ng Diyos sa atin. I will treat you. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. Or, I do not fight like a man beating the air. Sino dito nanood ng laban ni Manny Pacquiao? Yun, napanood si Manny Pacquiao na pagsuntukan. Si Manny Pacquiao, bihira bumitaw ng suntok. Kasi sabi niya, ayokong sumuntok sa hangin. Mauubos ang lakas ko. Gusto ko kung susuntok ako, tatama ko. Kaya sa puno. Maraming Kristiyano, suntok ng suntok sa buhay, walang tinitira. Kaya pagod na pagod. Siguro naiintindihan niyo na ako, Pastor, pagod na pagod ako, trabaho na trabaho. Ano ba tinutumbok mo? Ano bang goal? Ano bang purpose? Kasi dapat may purpose ang buhay ng tao. Hindi ka tumatakbo ng walang direksyon. Maraming mabibilis na tao dito. Si Lydia Di Vega, mabilis tumakbo eh. Takbo ng takbo, hindi naman kundi wala kung saan pupunta. Maraming tao, takbo ng takbo, hindi alam ang direksyon. Christian, meron kang direksyon sa buhay. Yung panawagan mo ang direksyon mo, Lord, may your will be done in my life. Gawin ko yung kalooban mo kasi yung po ang panawagan mo, that is my appointment. Kung hindi ko matakbo yung takbo ko, pagdating ko dyan, walang reward. Nakarating ka nga rito, wala kang award. Hindi mo tinakbo yung takbo, kanya-kanyang takbuhan tayo. Ikaw may takbo ka sa sarili mong buhay, yung influensya mo sa ikaw, meron ka takbo kayo. Ako may takbo ako, may... hindi yung takbo ko, takbo niya. Hanggang matapos mo yung takbuhan, saka kanya tatanggap ng reward. So, I beat my body and make it slave so that after I have preached to others,
I myself will not disqualified for the prize. Ano niya ibig sabihin ni Paul doon? I beat my body. Kaya po dapat nagpa-fasting din tayo. Christian, nagpa-pray, nagpa-fast. Bakit? I beat my body. Ano ibig sabihin nun? Dinidisiplina ko yung katawan ko upang ano? Upang ito'y mapasa ilalim ng aking control. For example, gusto mong mag-shopping dahil meron kang compulsion sa window shopping. E wala ka namang pera, di pa-window-window na lang. Sabi ng Lord, huwag ka na mag-window, madidepress ka lang kasi wala ka pang pera. Nakaka-depression, di ba? Yung iba naman, nakakalisa din na stress yun. Window. Masaya naman siya. Pero ang iba kasi meron compulsive buying eh. Lalo yung spirit of Christmas pag dumating na sa'yo, yung bang uso na yung bilihan na rito kahit hindi mo kailangan, may control ba ako sa sarili ko o kontrolado ako ng atmosphere? Kasi may spirito nga eh. May spiritong lumalaganap sa mundo eh. Pag nauso yung ganun, uso ka na rin. Nasasabay ka. Ang Kristiyano may control. Nakokontrol niya yung kanyang sarili ngayon. I beat my body that it make it slave so that after I preach to others, I will not be disqualified. Kasi nga po, mahirap kung i-preach yung hindi mo na ipamuhay. Mahirap i-preach o share yung hindi mo nagawa. Kaya importante, discipline. So, yung po mga tao, nag-discipline ng kanilang sarili, nag-discipline ng kanilang buhay, nag-discipline ng kanilang budget and time and effort and talents, para sa Diyos, sila po'y tatanggap niyang reward na yan. Okay? And last, tapusin natin next week, yung pong takbuhan na yan, hindi po lahat ng takbuhan ay pwedeng sumali lahat. Ini-scream ng Lord na mga qualified na tatakbo. Doon po sa ancient Greece, lahat po ng runner, kinakualified nila na makakasama sa Greek marathon. Anyway, marathon was originated in Greece. Kaya may marathon tayo eh. Lahat po ng marathoner na sasali sa marathon, dapat po sila ay Greek born. Okay? Pinanganak sila sa Greece. Kung hindi sila Greek born, hindi sila qualified tumakbo sa Greek marathon. In the same way, sa Christian run, hindi ka pwedeng makarating sa finish line kung hindi ka born again. No one can enter the kingdom of God except he is born again. Yung po ang qualification para makarating dun sa finish line. Para makatanggap ng award. Born again ka na ba? Kung hindi pa, panahon na para isipin at ibigay ang buhay kay Lord. So tayo po ngayon ay mananalangin. Tutuloy natin next week ating pinag-aaralang crowns and rewards.